Hi guys, this is Dalamar Continue and welcome back to our YouTube channel. So in this video guys, papakita ko sa inyo yung isa kong giant breed of chicken dito sa likod. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe at saka pindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gaya nito. So, tara! So, ito yung sinasabi ko guys na giant chicken. So, ang tawag nito is Brahma chicken or also known as king of all poultry or chickens. So, it is a large breed of chicken developed sa United States from imported birds from Shanghai, China. So, ito po ay very gentle, calm, at saka friendly. So, ito po ay dual purpose breed. So, pang egg at saka meat. Then, later on, naging backyard pet or mga ornamental or fancy chicken na lang. Kasi ngayon, kadalasan sa meat is yung ginagamit is broiler chicken or yung 45 days dito sa atin. So ito guys, ito yung ating buck rooster. So ito guys, ang edad nito ay nasa 7 months old pa lang. So ang tawag nito is buck, no? So buff yung kulay nito. So sa Brahma chicken guys, yung pinaka common ng mga kulay is yung mga light, then buff, at saka yung meron din dark, no? Saka partridge. So itong rooster natin guys, ayan, ang tawag dito is buff, no? Buff yung variety nila. Ayan, or buff color. So, sa Brahma guys, mapapansin nyo, yung comb nila is P-comb. Yan. P-comb guys. Yan. Then, yung paa nila, tingnan nyo guys, oh. Napaka feathery. Yan, oh. So, Brahma chicken. Yan. Napakalaki guys, oh. Ito. Ayan. So, 7 months pa lang. Ano? Lapit natin sa camera. Ayan. So, yung mukha, guys. Then, yung comb. Again, P-comb. Yung wattle. Ayan. Yung paa, guys. Oh. Napaka kapal ng balahibo sa paa. Iba naman yung sa silky kasi medyo maliit. Then yung different, parang medyo same sila sa Cochin. Sa Cochin chicken, ang kaso nga lang yung comb nila guys, straight comb kasi yung sa Cochin. Then yung ito sa Brahma is P-comb. Yan, pareha sa Shamu. Yan. Napakalaki guys. So ngayon, kukunin natin yung ating babae para makita nyo naman. Kasi again, ito yung ating rooster. So, 7 months old pa lang to. So, usually, yung maturity nila is 1 to 2 years. Anyway, kumakasta naman to. Nagsistart na din pag ano, tilaok. Hindi pa masyadong maganda yung ano nila, tono. Pero, nagbe-breed na guys. Yan. Brahma chicken or king of all poultry or chicken. So, ito yun guys. Yan. So, ngayon kunin natin yung babae. Yan. So, dito naman guys sa ating hen na Brahma, yung kulay nito, yung sa lalaki guys, ang tawag dun is buff. Dito naman sa babae natin, yung nakuha natin is, ang tawag guys ay buff at saka cross partridge na balahibo. O yung kulay nila guys. Buff partridge. Yan o. Parang buff at saka partridge. So yung nakuna natin kasi, sabi natin, buff yung kukunin natin. Kaso nga lang, yung nabigay sa atin is buff partridge kasi yung breeding niya nakita ko doon na medyo nahalo yung ano yung mga
variety. Anyway, pure Brahma din naman ang ano lang natin yung sa kulay. Anyway, yung sa roster natin is buff at saka ito naman half buff at saka partridge. Pag crinos natin yung lalabas is mas dominant na yung pagka-buff nila, no? So ito yung hen guys, oh. Picomb. And medyo maliit sa ating lalaki. Then yung balahibo guys, ano, yung balahibo. So ito guys, meron na tong tatlong itlog. So papakita ko mamaya. So ito medyo mas matanda to ng konti sa ating rooster. Matanda to ng isang buwan. Ayan. So usually nangingitlog to guys mga 7 months, no? Mga 7 months yung ano ito, mga 8 months na to guys. Yung roster natin 7 months pa. Ayan. So kung gusto natin, tapos kung gusto natin guys, mas mataas yung fertility ng ating mga itlog, pwede nating lalong-lalo na guys dito sa mga feathered or mga mabalahibong mga manok. Pwede nating gupitan to dito para mas mataas yung chance na makapasok yung similia sa loob guys. Kasi ito, yun nyo, yan, napakakapal. Yun yung ginagawa ko sa mga shamo ko at saka yung mga silky chicken. Ito, hindi ko pa nagugupitan. Pero gugupitan ko pa. Anyway, may mga nagiging fertile din naman yung mga itlong kahit hindi natin gupitan. Ito lang yung nagpapataas ng chances, no? Para masiguro natin na nakakapasok talaga yung mga similia. So ngayon guys, papasok ko to din, papakita ko sa inyo yung ating mga itlog ng ating Brahma chicken. So, tara! So at ngayon guys, pag-uusapan natin ang itlog ng mga Brahma chicken. So ito yung itlog ng ating Brahma hen. So yung itlog nila guys ay yan. Usually medium to large brown eggs. Tapos nag-a-average yung egg production nila mga let's say 140 eggs every year. Yan. So ito yung itlog. Tatlo pa lang yung itlog guys ng ating Brahma chicken. Yan. So ngayon papakainin muna natin yung ating mga breeder. So ngayon papakainin natin sila guys. So ito yung feeds natin. So Integra 3000, then mix na natin yung sa Gallimax developer. Yan. Kasi nung available dito na feeds guys. Yan. Malalakas tong kumain. Ayan. Yung tubig naman natin guys ay minixan na natin ng egg 1000 at saka yung Bitwin Pro. Ayan. Para magpatuloy yung pangingitlog nito. So kung gusto natin guys ma-maximize yung ano fertility para mas mataas yung chances na fertile yung babae, pwede rin natin gupitan yung balahibo nila sa likod guys. So ito hindi ko pa nagugupitan pero gugupitan ko to. Dapat gupitan natin para at saka yung babae guys para mas mataas yung porsyento na ma-fertile or makapasok yung similia guys sa babae. Ayan. So that's it guys. Again, ito yung ating mga Brahma chicken. So bago matapos ang lahat, gusto nga pala mag-shout out sa ating kaibigan dyan. Shout out kay Dexel Bryant from San Agustin. Saka shoutout din kay Romnel Cadasio from Bunawan, Agusan, Del Sur. Shoutout sa inyo mga boss. So kung gusto nyo magpa-shoutout, you can comment down below para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating video. So kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe at saka pakipinot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gaya ito. So salamat sa panonood.